At ang bango nyo ha, ang bango ng gravy. Ate Rose, Lindy, kumain na kayo? Ako hindi na po kakain, sir. Ah, ba't di ka kakain, Ate Rose? Gusto lang po ako. Baka sabihin, hindi ka namin pinapakain dito. Kita lang po sa katawan ko, sir. Ay, nako. Naapektuhan ko doon sa nagsasabi sa ito po ba, kano? Ako, sir. May nag-comment sa'yo, di ba nabasa ko? Kakakain ko lang po ng ano, sir. Ano? Hindi na ako kumain ng lunch. Yung mga nagko-comment sa'yo na sabihin, lumulusog ka na, hayaan mo sila, dadma. At least nakakakain ka ng tama, diba? Ang mahalaga po, sir, walang sakit. Tama, correct. Lindy, ikaw. Ito si Lindy. Kailangan pa kakainin pa. Kasi hindi po ako sanay na hindi kumain. Oo, kumain ka. Hindi kami kakain, ha? David, busog kami. Pero marami tayong embutido, diba? Ito po, sir. Yan, oh, yan. Kainin mo yan. Marami pa doon sa ref, diba? Yan, tingnan ko nga. Oops. Pagalan po. Sige, buksan mo. Buksan yan. Tapos si Wayne. Ala, ayan may hot dog. Diba? Hindi ako naglalagay ng egg, guys, kasi ano, madaling mapanis pong may itlog. Lindy, kumusta na ang ating embutido? Sarap po. Sarap meron siyang hot dog. Ang ginawa ni Lindy yung may hot dog. At naka Habibi watermelon si Lindy. So ito na nga mga Habibis. Marami nagtatanong sa inyo kung ano yung itsura ng aming bahay kapag gabi. Kasi ma'am, gusto din nilang makita yung tsura ng bahay, yung mga Christmas decor kapag gabi. Mas ma-appreciate siya pag nakapatay ang ilaw. Siya nga, try natin patayin yung ilaw para makita nila. Buksan muna natin yung mga Christmas lights. Buksan natin lights. Ayan, may ilaw na yan, diba? Sige nga, ito mas mga natin. Ayan, ganito guys ang itsura ng bahay namin kapag gabi. Tignan natin. Tapagal na pala, walang ilaw. Patay na rin lahat. Hala, tignan lang, wait. Ayan! So, ganito guys, ang itsura namin yan. May mga Christmas lights kami dyan. Sa Christmas din na yan. Tapos yung mga Christmas village namin, umiilaw din. Tapos ito nilagyan ni Happy David din ng ilaw. Yan. May patay yung ilaw sa pati na natin. So, ganito ayan, siya. Napatay. Tapos guys, ito nga aming Christmas village, just yung mga ilaw. Pwede yan siya may music. I think napanood nyo sa previous vlogs na may music. Para pag... may music kasi, tapos kami lang, minsan maingay na siya. Oo nga, pag sabay-sabay pating tumutunog yung mga marami may music. Tapos pag patay ang ilaw, tapos walang tao dito, tapos si Ate Rose lang, parang nakakatakot siya pakinggan pag may music. Yeah. Para feeling mo nasa horror movie ka. So ito, patayin natin ang ilaw. 1, 2, and 3. Ay, walang pala, may ilaw pala doon. Okay. Atos, okay lang, ganyan talaga siya. Atos, tapayin mo nga, tingnan natin. Yan! Ganyan. Diba ang saya? Ang sarap. Ang sarap, ang sarap. Ang saya kasi... maganda yung ambience. Relaxing, maganda yung ambience. Tapos nakikita mo yung mga Christmas lights. Ay, nagbabago-bago yung Christmas lights natin. May tapos pag ganito dim, tapos warm lights lang, maganda mag-date-date. Ganun. Yan lang, guys. Labas naman, eto yung view pag diba naka-off ang ilaw, tapos puro Christmas lights lang. Kita mo yung Christmas tree? Ganyan. Maganda yung dating niya, diba? Parang dramatic siya. No, parang ang ganda niya tingnan na ganyan lang, na hindi sobrang liwanag. Pero parang nakukulangan pa rin ako sa ilaw sa labas, parang kulang pa talaga yung decor sa labas. So kaya plan namin, dyan sa ibabaw ng door, ituturo ko kung kita ba. Eto, dito sa ibabaw ng door, dito, dyan ilalagay yung belen para may ilaw, tapos may Christmas lights na belen, di ba? Yeah. Happy? Yep, kulang na ng belen. Si Lindy ilalagay natin sa ibabaw. Oo nga. Si Lindy ang Mary. Hindi, si Lindy yung anghel. Ay, anghel ba? Okay. Nandiyan si Ate Rose? Isama natin sa atin. Ate Rose! Asan ka? Ayun. Ate Rose! Labas ka! Kaway ka! Katayan. Ayan, si Ate Rose. Ikaw na lang daw ilalagay dyan, Ate Rose. Oo, Mama Mary, Ate Rose. Ito yung magandang anghel. Pag yellow lights compared sa white lights, no, mas maganda ang nice. Ang warm lights talaga sa loob ng bahay. Yep. Kita niyo yung Christmas tree. Name, saan ka pupunta? Magji-gym ako. Hindi ka kakain ng dinner? Ay, oo nga, hindi pa pala tayo. Hindi pa tayo kumakain. Kasi busog tayo eh. Kaya pinauna ko na si Nati sa kasi Lindy. Lagi kasi tayo kain. Mas masarap kumain sa akin after mag-gym. Ikaw, hindi ka na nag-gym. Kinancel ko yung iyong subscription sa gym. Kasi sayang, nagbabayan tayo ng monthly. Tapos hindi ka naman pumapasok sa gym. Tinatamad kasi ako. Hindi na lang kita mamaya pag uwi mo. Doon, tsaka tayo sabi kumain. Mag-midnight snack tayo. So ito na nga mga Habibis, nag-chat si Habi David. Pauwi niya daw siya from gym. At ang request sa akin, nakakaloka. Gusto daw niya ng pork chop na prito lang, like salt and pepper lang. So di ko alam kung meron kaming pork chop. I-check ko yung aming freezer. Nakakaloka, sana meron. So maghahanap ako ngayon sa freezer namin ng baboy. Sana meron.
walang pork chop, pero mayroon ditong parang butterfly pork. Parang pork chop din na binutter. Ewan ko. Pwede na itong tinalulutuin natin. Pipito lang tayo, guys. At dahil frozen ang ating pork ito, minabot ko muna sa tubig. Sana umabot kasi nasa gym pa naman siya. So, ang gusto doon ni Hubby David ay plain lang. Ayaw niya na may kung ano-ano. Ayaw niya lagyan ng mga halina or whatever. So, basta plain pork lang daw. Basta salt and pepper lang daw. Kaya ito. Magseto tayo mag-prito. Yan. Prito na natin. At habang pinipito natin ang pork chop ba ito? Basta butterfly pork, nag-request ni Hubby David ng gravy. Sabi niya, lutuin ko daw itong binili namin sa Swiss Deli, sa Davao, gravy sauce. So, mabilis lang daw itong lutuin, lalagyan lang natin ng water, tapos yun na yun. So, yun yung ating pang sauce sa ating pork chop. At eto na yung gravy sauce. Nilagyan ko lang siya guys ng water. At ang bango nyo ha, ang bango ng gravy. At eto na ang special request ni Hubby David, ang pritong pork at saka yung gravy. Ayan, nakakarating lang ni Hubby David, kakain na tayo. Thank you. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Ang bait-bait mo sa akin. You're so hardworking sa trabaho. Tapos lagi mo akong sinuspoil lang kahit anong food. Kahit kanina ibag yung gusto mong kainin, pero dahil sabi ko pork na prito, pinuto ka talaga kahit pinudan pa yung baboy. Yep, pinalambot ko pa yan. Let's go, kaya tayo, gutom na din ako. And anong oras na? It's actually 12 midnight na. 12:30. Past 12 na. 12:30. So, midnight snack namin ni Hubby David ay ito. Let's eat. Thank you, baby. I love you so much. Welcome. I love you too. Let's eat. I wanna kiss you. Let's go. Hindi ko mag-kissahan ako because I wanna say thank you for everything that you do for me and you're so sweet talaga. Swerte-swerte ko. Let's eat. Gutom na ako.